Gusto mo ba ng espageti na kasing jolly ng espageti nila? Yung mapapabida ang saya ka sa sarap? Yung sauce na ang creamy, hindi tinipid sa sahog at loaded sa cheese? Yan ang espageti ko. Birthday pala ng isa sa mga kapatid ko kaya ako napaluto nito. And shoutout kay Mervin, happy birthday! At kahit hindi ko naman talaga birthday dahil ako ang nagluto, ako rin ang unang kakain at masasabi ko na napakasarap naman talaga ng niluto ko. Ang creamy nung sauce, sakto yung alat, may tamis at hindi ka talaga maghahanap dito ng sahog dahil sa dami. Kaya kung gusto mo rin ng ganitong luto sa spaghetti, tara, samahan mo akong magluto. Kakailanganin natin dito ng 5 butil ng bawang, balatan natin ito at hiwain ng maliliit. Kung gusto nyo pala na mas maraming bawang yung ilalagay, dagdagan nyo na lang po. Ako kasi hindi ko masyadong bet yung maraming bawang sa spaghetti. Next, kakailanganin natin dito ng sibuyas. Pula or puti, kahit nano po sa dalawa ay pupwede. Balatan lang po natin ito at hiwain ng maliliit. After nating mabalatan yung bawang at sibuyas, i-set aside muna at hindi makukumpleto ang spaghetti pag walang hotdog. Ang gagamitin ko pala dito ay yung cheese dog, bali 250 gram ito at sakto na yan para sa 1 kilo ng spaghetti. Balatan lang natin ito at hiwain ng medyo makakapal. Maglalagay din pala ako dito ng 1 can ng mushroom, 156 gram ito at i-drain lang natin. After nating maihanda yung mga kakailanganin natin sa pagluluto, magpainit na tayo ng mantika sa kawali at igisa yung bawang at sibuyas. At once na nag-aroma na itong ating ginigisa, ilagay na rin natin yung 1 half kilo ng ground beef. Kung hindi nyo pala gusto itong ground beef para sa spaghetti, pwede rin dito yung ground pork. Pero para sa akin kasi, mas masarap talaga yung ground beef na ilagay sa spaghetti. Mas magiging malasa kasi yung spaghetti sauce pag ground beef yung nilalagay. Haluin lang natin ito at lutuin ng mga 7 to 8 minutes, then ilagay na rin yung hiniwang hotdog kanina. Isama na rin natin yung mushroom, isang pork cubes at isang beef cubes. Haluin uli natin ito at lutuin ng mga 4 to 5 minutes. At kanina, naglagay din pala ako ng 1 can ng liver spread na 85 gram. Hindi ko na lang po na videohan, isa rin kasi ito sa magbibigay sarap sa ating spaghetti. At once na nahalo na natin ito ng mabuti at humalo na yung liver spread sa mga sahog, ilagay na natin yung spaghetti sauce. Simutin po natin yan kasi nandyan daw ang sarap sa dulo. Char! After nating masimut yung sauce, maglagay na rin tayo dito ng 1 cup ng ketchup. Kahit na anong klase po ng ketchup ay pupwede. Timplahan na rin natin ito ng 1 teaspoon ng ground pepper at 1 teaspoon ng salt. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na lahat ng mga ingredients. At pag ganito na kumikibot-kibot na or kumukulo-kulo na, maglagay na tayo ng 1 pack ng all-purpose cream at 1 cup ng condensed milk. Itong mga huli nating nilagay ang magbibigay creaminess sa ating jolly na spaghetti. Hindi na rin natin kailangan dito maglagay ng asukal dahil enough na yung condensed milk. Haluin uli natin ito ng mabuti at pakuluan ng mga 1 minuto at ready na ang ating napaka-creamy at talaga namang napakasarap na spaghetti sauce. At habang niluluto ko yung sauce, ang aking mabait na asawa ay niluto na yung pasta dahil medyo nagmamadali na rin ako dito kaya tinulungan na niya ako. Nagmamadali na ako kasi oras na ng kain ni Shinji at hindi ko na rin pala naipakita sa inyo yung kabuuan ng plating ng niluto ko. Ang hinanda ko na lang yung kakainin ko. Naglagay lang ako sa plate ng pasta, sauce, at sa ibabaw naman ay nilagyan ko ng maraming cheese. Ito ang klase ng spaghetti na siguradong hindi mo matatanggihan sa sarap. Kaya kung ako sa'yo, try mo na rin yung recipe ko. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.